Ang pangunahing elemento na nagpapalipad sa drone ay ang mga propellers nito. Para lumipad ang drone, kailangan makalikha ng sapat na thrust force o pataas na puwersa ang mga propellers upang makabuo ng mataas na lift na higit pa sa bigat ng drone at drag na mula sa resistance ng hangin. Pinapakita ng isang fluid flow modeling software ang resistance mula sa hangin o drag sa tuwing lumilipad pataas ang drone. Mapapansin ang mataas na pressure sa ilalim ng propellers na tumutulak pataas sa drone. Ito ay nangyayari dahil sa aerofoil profile ng propellers na humihiwa sa hangin habang ito ay umiikot. Ang hugis ng aerofoil ay nagdudulot ng mabilis na daloy ng hangin sa ibabaw at mabagal na daloy naman sa ilalim na bahagi nito. Ang mabagal na daloy ng hangin sa ilalim ng aerofoil ay nakakapaglikha ng mataas na pressure na nagre-resulta sa lift na nagpapalipad sa drone. Kahalintulad ito ng nangyayari kung inihipan natin ang isang papel katulad ng pinapakita sa larawan. Kaya mahalaga ang pagpili ng tamang espesipikasyon ng BLDC motor dahil ito ang magpapaikot sa propellers para makalikha ng sapat na thrust force na kailangan ng drone. Ang mataas na thrust to weight ratio ay nagdudulot ng madaling pagkontrol ng drone. Nirerekomenda ang hindi bababa sa 2:1 thrust to weight ratio. Ibig sabihin ay kailangang doble o higit pa ang malilikhang thrust force ng motor propellers kumpara sa kabuuang bigat ng drone. Ang drone propellers ay tinatangi gamit ang apat na numero. Ang unang dalawang numero ng 6045 propeller ay tumutukoy sa haba o overall length ng propeller sa unit ng inches. Ang huling dalawang numero naman ay ang pitch ng propeller sa unit din ng inches. Ang pitch ay tumutukoy sa distansyang maaabot ng propeller sa isang ikot nito tulad ng makikita sa larawan. Pag mas mataas ang pitch ng propeller ay mas malayo ang malalakbay ng drone kumpara sa mas mabababang value ng pitch. Ngunit, ang mas mataas na pitch ay nangangahulugan din na ang propeller ay mangangailangan ng mas mataas na power mula sa baterya na maaaring magresulta sa mas maiksing flight time. Makikita sa larawan ang kaibahan ng low pitch at high pitch drone propeller. May mga propellers din na may tatlong blades tulad ng nasa larawan. Ito ay kadalasang makikitang ginagamit sa mga racing drones. Ang kahinaan ng ganitong uri ng propeller ay ang drag na nalilikha nito na nangangailangan ng mas mataas na power mula sa baterya. Mahalagang matukoy din natin kung ang propeller ay para sa clockwise o counterclockwise na ikot. Unang paraan para matukoy ang direksyon ng ikot ng propeller ay sa palatandaan ng direksyon ng ikot na nakatatak o nakaimprenta sa ibabaw ng drone propeller. Sa larawan ay makikita na ang propeller ay dapat umikot ng clockwise direction. Ang pangalawang paraan ay ang pagtingin sa side view nito. Sa larawan ay makikita na pataas ang kanang direksyon ng dalisdis ng propeller. Ito ay palatandaan na ang propeller ay para sa pakanan o clockwise direction. Ganun din naman ang palatandaan para sa pakaliwa o counterclockwise direction na propeller. Ang propeller ay kinakabit sa BLDC motor shaft sa pamamagitan ng pagigpit ng nut cup nito. Maraming uri ng drone flight ang ating tatalakayin sa ating mga susunod na aralin. At isa sa pinakasimpleng uri ay tinatawag na hovering o ang pagpapanatili ng drone sa isang lugar habang ito ay lumilipad. May mga kailangang makamit ang isang drone upang maging stable o pirmi ang lipad nito habang nag-hover. Una ay pag narating na nito ang tamang altitude ay kailangang ang thrust force ng bawat propellers na lumilikha ng lift ay mag-equal sa bigat ng drone at drag forces. Nangyayari ang hovering pag pareho ang bilis ng ikot ng bawat propellers. Magbabago ang galaw ng drone sa himpapawid sa tuwing mag-iiba ang bilis ng ikot ng bawat isang propeller. Ang mga ikot na ito ay sinasaayos ng Pixhawk Flight Controller
upang makalikha ng iba't ibang uri ng drone flights. Bukod sa pare-parehong bilis ng ikot ng propellers, ay kailangan ding tama ang pagkakalagay ng drone propellers ayon sa orientasyon kung ito ay para sa clockwise o counterclockwise motor. Kapansin-pansin din na ang pwersang malilikha ng drone motor 1 at 2 na umiikot ng counterclockwise direction ay makakansela ng drone motor 3 at 4 na umiikot naman ng clockwise direction. Dahil dito, napapanatili ng drone ang stable o pirming lipad nito habang nag-hover.